Okay. So, ngayon na tayo nakaisip ng pwedeng i-content. Actually, may mga nakareserva naman tayo. Kaya lang, medyo nawala sa isip ko at ngayon ko lang din naalala. Well, ayan na nga. Papansin ko lang din kasi kada post ko sa Facebook ng mga video, syempre kapag nagmo-motovlog tayo, ang unang-una talaga napapansin nung karamihan o nung iba is yung ating side mirror. Ayan, yung bar and side mirror natin. So, laging tanong, may huli daw ba yung side mirror na yan? Well, ako, itong side mirror na to, para sa kaalaman ng iba, mahigit isang taon na po itong nakakabit sa atin. So, inaikabit ko to 2021, last year lang, ang mga bandang January. So, meron pa akong upload doon. So, kaya medyo alam ko kung kailan. So, sa tagal ng pagkakagamit ko na to, syempre, tayo, nabiyahe naman ako ng Manila. Nabiyahe tayo ng South. Nabiyahe tayo ng North. Nabiyahe tayo ng North. Nabiyahe tayo sa bandang Marilake. So, marami na tayo napuntahan gamit itong bar and side mirror na to. May mga checkpoints, merong mga police, may LTO, yes, meron, HPG, lalo dati, nung nasa, nagtatrabaho pa tayo sa Manila, or sa Makati, so syempre, araw-araw tayo bumabiyahe, may mga checkpoint din ng MMDA, yun nga, HPG, ni isa naman doon, is hindi naman tayo nasita, kahit isa doon, wala. Ito, sa experience ko lang, kasi meron din kasi mga nagsasabi na may huli, pero base kasi sa memo is hindi naman talaga indicated kung anong klaseng side mirror ang kailangan. Basta ang side mirror natin ay maayos, hindi basag, nakikita ang likod. At syempre dalawa, magkabilang gilid, kalawat kanan ang side mirror. So yun lang ang sinabi sa memo. Bukod doon wala na. So sukat wala naman din sinabi. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga sukatan nila. Kung meron mga memo tungkol sa sukat ng side mirror, please, ako po nakikiusap ng maayos na kung meron po, pakibigay po ang link lang. Yun lang naman po. Kasi syempre gusto ko rin malaman talaga. Sa katunayan nga niyan dahil isang taon na sa atin itong side mirror, syempre dadaan yung buwan kung kailan tayo magpaparehistro ng ating motor. At syempre August pa lang nagpa-registro na tayo ng ating motor. At pumasa naman, syempre inspect naman ng LTO yan kung merong mga bawal na nakakabit sa atin bago nila i-approve ang ating registro. Naalala ko pa nun dati, hindi pa pinapayagan ng LED lights. Bago pa ako, nung nagpaparehistro ko, naka LED headlight tayo. So, bawal pa nun. Dati, talagang binawalan ako. Sinabi sa akin, tanggalin ko, palitan ko yon. Kung hindi, pumili daw ako, titikitan o papalitan. So, syempre ako, pinalitan ko para hindi tayo matikitan at para ma-approve na yung ating registro dun sa Mio 1 natin. Pero, later on, hindi naman na dahil siguro, ipasa rin yung batas na yun. Pinapayagan na ang LED headlights. Tingin ko na pupwede naman at uubra naman. Basta, ito, tandaan lang natin, basta nakikita natin yung likuran natin. Ito, mas okay para sa akin dahil mas nakikita ko yung likuran ko. At the same time, dahil medyo maiksi yung kanyang stem dahil nasa bar end nga siya, ay walang masyadong vibration sa salamin. Ito siguro yung huli kong reason, na lang din, mga personal preference ko na lang. Nahahabaan din kasi ako dun sa stem ng stock side mirror, and kapag mag-split lane tayo, especially dati nung mapasok pa tayo sa Makati, kailangan talaga mag-split lane para hindi tayo malate. Matama yung side mirror natin sa mga side mirror ng ibang sasakyan Pero ito, hindi na. Mga kotse na lang ang iniiwasan natin, pero bibihira naman yung mga kotse na nasa EDSA.
Siguro diskarte na lang din, diskartehan na lang din. Kapag kakawari, ganyan jeep, hindi ko na iniintindi yung side mirror nila. And yung mga van, kasi matataas yung side mirror nila. So yun lang naman, sa experience ko, wala pa. Hindi naman siguro to nakakabit hanggang ngayon kung natikita na tayo. Wala pa naman. Basta, siguro sa atin na lang bilang mga rider, pakita natin sa mga enforcers or sa LTO na meron tayong alam. Ano lang yan eh, bagay first impression last. Siguro kung makikita ng mga LTO, ng mga officer natin na maayos yung helmet niya, nakasuot, naka-jacket, may gloves, tapos naka-pantalon, naka-sapatos. Yung pananamit lang natin, mapapabasa na siguro nila na matinong rider to, mukhang may alam, di ba? Mga ganun, tipong ganun lang. Pero syempre, hindi naman natin may matatanggi na meron talaga mga sira ulo na kukutukan tayo. At yun ang purpose ng mga camera natin. Helmet camera. Check na lang, boss. Pasok pa. Okay na. Maganda po. Salamat po. Puro motor lang.